since after the filing of the case last Monday, hanggang ngayon wala pong paramdam or any feelers na magsasabi o nagpaparamdam on the part of the respondent. Wala pong lumalapit dito sa station. Hindi pa rin nagpapakita sa Mandaluyong City Police Station ang may-ari ng sasakyang na nanagasan ng gwardiya sa lungsod. Ito ay matapos sampahan siya ng kasong frustrated murder at paglabag sa Article 275 of Revised Penal Code o ang abandonment of one's own victim. Ayon kay Mandaluyong City Police Station Chief Police Colonel Govin Mel Unos, walang ultimatum o itinakdang panahon na magpakita ang respondent sa kaso. Ngunit obligasyon nito na harapin ang kaso at panawagan ng mga otoridad. Ang ating panawagan po kung government ang mag-invite po sa inyo to shed light to a particular issue, eh sana po huwag niyong respetuhin po ninyo. Huwag niyo pong tanggihan kasi dadagdagan po ang ating kaso pagdating sa ganyan. Naisampan na rin ng mga kawanin ng Mandaluyong City Police ang kaukulang kaso laban sa tatlong security guards ng isang subdivision na humarang sa mga pulis na patungo sana sa bahay ng SUV owner. Ayon kay Colonel Unos, batay sa kanilang nakalap na impormasyon ay hindi pinapasok ng mga gwardiya mga pulis dahil maaga pa. So ang naisampa po nating kaso is Presidential Decree 1829, which is obstruction of justice against the three security guards involved. Nagpaalala ang mga pulis sa mga gwardiya na dapat ay makipagtulungan sa mga otoridad lalo kapag may hot pursuit o agarang pagtugis sa mga suspect sa krimen. Patuloy namang nakabantay ang ilang tauhan ng PNP sa ospital kung saan nagpapagaling ang biktima na nasa intensive care unit o ICU pa rin. Bagaman kinumpirma ng Mandaluyong pulis na bumubuti na ang kondisyon ng biktima. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.